Bago matapos ang senior year ni Bronny, ay nilabas ang report na tumaas nga ang kanyang draft stock sa NBA via ESPN. Ngayon, nasa at least top 10 na siya. Base pa sa isang scout, kaya tumaas ang ranking ni Bronny ay dahil di umano, nag-improve siya kumpara sa mga kasama niya sa class at nadagdagan pa ang kanyang size. Base naman sa mga website ay nasa 6'3 or 6'4 pa ang height nitong si Bronny. Isa kasi siya sinabi sa insider.com na totoo naman, meron kasi siyang fabulous life off the court at marami siyang endorsement kaysa ibang high school player. Kasi ngayon taon lang sinabi ulit ni LeBron yung desire niyang makalaro ang anak niya sa isang NBA team at magiging eligible si Bronny sa 2024-25 season. Yung taon din na yun ay may player option si LeBron sa Lakers na merong worth $50 million. Dito naman pumasok ang mga rumors na baka kunin siya ng Orlando Magic. Sinabi rin kasi dati ni LeBron sa kanyang show na kung matitrade siya sa Orlando, magre-retire na lang siya dahil to sa 2020 bubble season na isolated nga sila doon ng matagal. Base naman sa report ng Forbes.com, malaki ang implication ni Bronny kapag pumasok siya sa NBA. Ang isang possible reason doon kung bakit siya tumaas sa ranking or nasama sa top 10 dahil yung isang franchise ay pwedeng kumuha sa kanya ay pwede ding tumaas ang value. Ang NBA, basketball at business pa rin yan. Dito naman papasok yung marketing. Pwede nilang ilagay na mas mataas ang presyo ng ticket sa arena at makakuha ng primetime slot sa mga TV networks. Yung addition nila na pwede maging powerhouse team sa playoffs ang pwedeng kumuha kay Bronny, yun lang hindi ko sigurado. Binigay lang kasi nilang example yung Orlando Magic dahil merong value yun na sa pagitan ng $1.8 to $1.9 billion. Kasi nga may business side pa rin ang mga NBA franchise. Nabase pa sa Forbes magazine na kung sinong team ang makakakuha kay Bronny ay posibleng madoble ang kanilang franchise value. Yung Orlando Magic kasi isa sa mga team na mayroong mababang value at kung madodoble yan, pwede silang pumasok sa at least top 20 or top 10 na may pinakamataas na value sa NBA. Pero hindi pa natin sigurado yan hanggat wala pa. Mataas talaga kasi ang hype kay Bronny. Kung titingnan ng iba ang game niya kumpara kay LeBron, malayo. Base sa isang scout, ang best comparison para kay Bronny ay si DeAnthony Melton, Marcus Smart at best case scenario si Drew Holiday. Mga player na malaki ang impact sa game, mga two-way player din or masasabing defensive player. Sabi nga dati ni LeBron, kung gustong mag-focus ni Bronny sa opensa, kaya niya. Kung gugustuhin niyang umiscore ng 30 points at 20 shot per game. Pero ang focus kasi ni Bronny ay maglaro sa binibigay na opensa ng team at kung paano manalo. Ang isa pa dyan, lalong iingay ang pangalan ni Bronny sa late March, April or May dahil nga wala pa siyang school na napipili at wala pang nilalabas na report. Pero base nga sa binigay na palatandaan ng parents nitong si Bronny ay college ang pupuntahan niya. Dahil yung mga alternative, hindi naman kailangan yun ni Bronny. Gaya ng G League at Overseas dahil sa contract at draft stock. Projected na kasi na business ang impact ni Bronny sa mga NBA franchise via Forbes magazine. Kaya college pa rin ang best na puntahan niya.